Ibigay mo na po natin yung papuri ang ating Panginoon. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin. Praise God, Panginoong Jesus, maraming salamat sa gabing ito, Panginoon, sa pagkakating po namin. Pangunahan mo po ako, Panginoon, sa exhortation para po sa panalangin sa mga may karagamit. Lord God, ikaw po ang mataas ang kalagitnaan. Patuloy kang magbigay ng encouragement sa amin. Upang mas lalo pa kaming dumulog at lumapit sa iyo. Salamat po, Panginoon. We pray in Jesus' name we pray. Amen. Praise God. So let's open our Bible, mga kapatid, in Santiago chapter 5, verse 15. Sabi po dito, at ang manalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon. At kung magkasala siya, ay ipapatawad sa kanya. Praise God. Makakupo na po tayo. So, ang gabi pong ito, mga kapatid, ay isa prayer for healing. Amen. Mga kapatid, alam nyo, sa ating topic ko, mga kapatid, na ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas na may sakit. Bago po yun, pag-aralan muna natin na ang house, ang bahay ay isang dwelling place or the house of God. It means yung pong tao na nananalangin, ibig sabihin daw po ay tinatawag na house of prayer. Ibig sabihin, ang isang tao na marunong manalangin sa harapan ng Panginoon ay nag-dwell sa kanya Holy Spirit at nagka-count siya, nagsabing house of God kasi yung kanyang templo ay nananalangin sa harapan ng ating Panginoon. Pag sinabi daw pong house of God, ito daw po ay prayer, naglalaan ng prayer sa ating Diyos. At ito daw pong house, it called daw the house of prayer na sa ating pananalangin, nandun daw po ang masiging paglapit sa harapan ng ating Panginoon at lumalayo sa gawa ng masama o gawa ng kasalanan. Sapagat sa ating pananalangin, mga kapatid, pag tayo dumudulog sa ating Panginoon, talagang idinalaan natin unang-una ang ating sarili bago ang iba. Kasi kaya kailangan idulog muna natin ang ating sarili. Dahil hindi titingin ng Panginoon ating panalangin kung may kasalanan sa ating puso. Dahil nandun po, ang sabi nga po dito, ang number one nagiging hadlang para hindi masagot ng ating pananalangin ay hindi mo nasuri ang ating puso sa harapan ng ating Panginoon. Ang isang tao, mga kapatid, kailangan daw po, o ang isang secret work of miracles praying in Jesus first is cleanse life first. Yung kanyang buhay ay maayos, nandoon na kalugod-lugod siya sa harapan ng ating Panginoon. Nandoon yung kanyang templo ay maayos din sa harapan ng Diyos. Sapagkat sa ating pananalangin, mga kapatid, the more we pray, the more kang nalilinis sa harapan ng Panginoon. Dahil the more na ituturo ng Panginoon yung dapat mong lakarap sa dadaanan mo sa araw-araw. Sapagkat ang house of prayer, kung ang pananalangin daw po ay walang sagot o kung walang totoong pananalangin, there's no God. Diba? But if there is God, there is miracle. So mga kapatid, ang totoong nananalangin, talagang tayo sa puso. Hindi panalangin na hanggang isip lang. Ang panalangin na nagkakaisang isip, bibig, at puso, hindi panalangin na hanggang isip lang. Kasi mayroon iba, mga kapatid, na pagnanalangin daw ay sa isip lang. Kailangan daw kung pagnanalangin ka, nagsasalita ka, nakaulang,
kausap mo ang Panginoon na may lumalabas na salita sa iyong bibig at nandun nagkakaisa isip at ang puso upang magkaisa yung tatlong ito, mga kapatid, na aabot sa harapan ng ating Panginoon. Praise God. Ang ating Panginoon daw po ay tumikilos sa mga tao na nanalangin sa kanyang pangalan. So, lagi natin babanggitin ang pangalang Jesus sapagat yung daw po ay napaka-importante. At nandun po, mga kapatid, sa pananalangin, nandun na hindi ka pwedeng maging hipokrito. Ibig sabihin ko, yung pag-imbabaw, hindi pwede ng salita na maraming salita na parang pampagandang salita, kundi yung totoong ikaw at ang Diyos na sasabihin mo sa harapan ng Panginoon. Amen. Kaya nga sabi mga kapatid sa Mark 11:24, kaya nga sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng mga bagay na inyong idalangin ay hingin ay magsasampalataya kayo na inyong tinanggap at inyong kakamti. So, ibig sabihin, mayroong salita at pangako ang Diyos, Mark 11:24, na pag dumulot ka sa harapan ng Panginoon, narinig ng Diyos ang iyong din dalangin, ikaw ay manampalataya sa kanya, tatanggapin mo yun. Ibig sabihin, positive na natanggap mo na ang kasagutan sa ating Panginoon. Kaya nga sabi mga kapatid sa Matthew 19:26, to God, all things are possible. Ang imposibleng bagay ay kaya ng Diyos. Nalala ko mga kapatid yung testimony ng kapatiran sa lugar ng Zambales, ang Gila family ng kapatid na kapatid ni Sister Grace Dila na nakalimutan ko yung kapatid niya na siya yung nag-asawa. Meron po siyang kapatid na twins. Yung kaisang kapatid niya ay nagbuntis. Nung time na mga anak niya, siya po ay nahiblad. At yung bata, nairaos niya pero siya ay nakomatos. Nung siya nakomatos, almost 3 months silang sa hospital. Talagang totally tulog siya. Pero anong ginawa nilang magkakapatid? Lahat silang mananampalataya. Pinatawag niya ang kanyang mga, pinatawag ng katmins niya yung kanyang ate, Sister Grace, at yung isang kapatid niya. Doon sila sa hospital for 3 months. Araw-araw nananalangin sila. Araw-araw nagpupuri sila doon sa may parang ICU yung mga kapatid na pinalalagyan ng kanyang kapatid. Hanggang sa kanilang pananalangin, nararamdaman nila ang presensya ng Diyos, nandun, umaawit sila dahil naniniwala sila na mayroong Diyos na dumidigin sa kanilang pananalangin. Hanggang sa araw, naisip mo sa kapatid niya na lagyan ng earphone na praise na God is healer sa kanilang tenga yung isang twins na nakomatos. Nagulat sila habang ninaon nila yung God is a healer, siya ang Diyos na unti-unti daw tumutulo ang luha ng kanilang kapatid habang nakarating sa higaan. At habang tumutuloy yung tunog ng pag-awit na God is my healer. Araw-araw ginagawa nila yun, nagpo-pray sila, nagkakaisa silang manalangin. Hanggang nagulat sila isang araw, sabi ng doktor, himala talaga ang nangyari ng kapatid. Dahil talaga kung puntitignan, pawala na siya. Pero alam ko, dahil sa inyong pananampalataya, ang Diyos ay tutuloy. Nabuhay siya ng kapatid, nagising siya, at binigyan pa siya ng pagkakataong mabuhay. Yung imposibleng bagay ay kaya ng Diyos. Meron pa po sa mga kapatid, nung nagbigay din ng encouragement sa akin, yung sa Zambales na siya po ay mayroong cancer situator dito na sinabi ng doktor ay toxic na talaga at malala na. Nasa stage 3 na siya dahil malaki na yung dito na. Alam ko sabi niya, wala siyang pera, mahirap lang siya. Pero sabi niya, ang alam ko lang ay meron akong Diyos na pangalan Jesus na pwede tawagan. Ang ginawa nila, every 4 o'clock, nakipag-win siya sa Panginoon. Every 4 o'clock, pagdating ng 4 o'clock, dudulog na siya sa Panginoon. At lagi niyang sinasabi, Lord, ikaw ang nagawa sa akin, ikaw ang naglikha sa akin, at kayong tanggalin ang cancer na nandito sa akin na lamunan. Kaya mo ito, Panginoon, dahil ikaw ay Diyos na makapangyarihan.
Panginoon at binabanggit niya ang bawat tama ko ng salita ng aking Panginoon. Alam niyo mga kapatid, almost 1 month lang, nagulat siya. Nung bigla siya nasuka, sukang-suka siya, dito niya may titin, sukang-suka. Nagulat siya, may lumabas sa bibig niyang ganyang karte, ang pagibuo na pulang-pula, yun na yung cancer na inilabas ng Panginoon sa kanya. Hindi siya na kailangan ng operasyon, hindi siya na kailangan ng kailan pananampalataya at pagtitiwala sa ating Diyos. Hallelujah! Praise God! Kaya ako mga kapatid, sabi po sa Matthew chapter 7, verse 7 hanggang 11. Magsigi kayo, kayo bibigyan. Magsikalat kayo, kayo makakasumpong. Magsituktok kayo, kayo bubuksan. Sapagat ang bawat humihingi ay tumatanggap. At ang humahanap ay makakasumpong. At ang tumutuktok ay binubuksan. O anumang tao sa inyo na kung siya'y hingan ng tinapay ng kanyang anak ay bato ang ibibigay. O kung siya'y hingan ng sagisda, ibibigyan niya ng ahas. Kung kayo nga, bagamat masasama, ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, kaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit na nagbibigay ng mabubuting bagay sa nagsisimulang sa claim it the word of God. Kung ang masama ay marunong magbigay sa kanyang anak, kaano pa ang Diyos na ating tinatawagan sa araw-araw na tayo humihingi ng kagalingan at walang imposible sa harapan ng ating Diyos. Mga kapatid, ako na lang, buhay na patotoo, wala akong pera, wala akong kahit ano, alam ko lang ay manalangin at lumulog sa Diyos at magtiwala. Maraming beses akong dadaan sa incorporation, pero hindi ako nangarami sa incorporation kahit kanina. At ang Panginoon na alam ko ang aking pinagtitiwala. Ang Diyos, meron karoon akong bipteriya, napakalaki talaga ng aking lalamunan dito. Nung nagpa-check up kami, sabi sa operation, pero fasting lang mga kapatid. Tinapatan ng 2 araw na fasting, kinabukasan magaling na ako at wala na akong sakit. Sumunod mga kapatid, nagkaroon akong cyst ovary, fasting din ng 2 days. Andoon mga kapatid, ang Diyos, after one month and a half, binigyan ng katugunan ng aking galang, ang Diyos ay patuloy na nagpapagaling sa kanya. Dahil ang Diyos natin ay bahay, siya ang Diyos ng mga. Ano ang inaalala ko? Kung ang mga anak nga niya dun sa dagat na pula na imposible makatawid dahil ito'y dagat na mirakulong ginawa niya, gaano pa kaya yung anak niya na nasa tayo ng ganitong kalagay na parang hopeless na narinig ng Diyos ang dalangin ng kanya kung paano ang Diyos kumilos sa mga Israelite, kumikilos ang Diyos sa panahon natin ngayon. In Old Testament, hanggang ngayon, ang salita ng Diyos ay nakapangalitin sa Diyos. At ito ang totoo, pag ikaw ay nanalangin at sumampalataya sa kanya. Napaka-importante mga kapatid. Number 1, ang ilapit mo ang sarili ko sa Panginoon na buong puso, humihingi ng tawad. Tama ang sinabi ng Kuya Joseph. Isang bagay na lagi ko yung pagdako ay nagkakasakit ay nilalapit ko sa sarili ko dahil ako rin na dahil sa kinain, kaya tumas ang Bible, o dahil sa may ginawang sobrang pagod na hindi nagpahinga. Yung over-fatigue, isa yun sa nagiging cause ng pag-abuso natin sa templo ng Diyos. At kaya tayo dumadaan ng suffering, minsan din nagkakasala tayo sa harapan ng Panginoon na hindi natin nahihimik ng tawad sa harapan ng Panginoon. Lahat ng sakit, ang pinagmulan ng sakit mga kapatid ay kasalanan. Tama ba? At ang tanging magiging lunas lang, walang ibang pwedeng